to love a person who is worth loving, whom you want to love, but the problem is you don't love him or her yet. Let us talk about that. Let's pray. Almighty Father God, thank you so much, O God, today for this Sunday. Thank you for the life, for the strength, for the good night's sleep that we had last night. Thank you so much, O God. Holy Spirit, we acknowledge your presence, acknowledging that without you, we cannot do anything. O Lord, O God, Father God, thank you so much. We ask your anointing, your presence. Allow us, O God, to enter into your presence, even via online. Allow us to be ministered by your word. Anoint the speaking, both the speaking and the listening, that all of us will be fed and all of us will be prompt into action. Give us a heart that is ready to understand and is willing to understand, and a hand, a faith, a body, a mind who is willing to take effort in doing what we shall hear, what we shall learn. Thank you so much, O God. We praise you, we glorify you, God. In Jesus' name, amen and amen. Napakahirap, no, na dapat mahal mo yung isang tao, pero hindi mo siya mahal. So, ang hirap nung, lalo na halimbawa, mag-asawa, mag-ina, mag-ama, nasa iisang bahay kayo, dapat mahal nyo yung isa't isa, pero instead of having a husband-wife relationship, a father-son, mother-daughter, mother-son relationship, you are just having a business relationship. Masyado bang formal? Maraming mag-asawa, they started strong, they love each other good enough, but ended up in separation at the expense of their children. Why did they lose the fire of their love for each other? Let me give you reasons. Number one, distance. LDR doesn't work. Long distance relationship doesn't work. It can work only in business relationship, but not in marriage where love is a primary and a strong, a mandatory requirement. Absence makes the heart grow fonder, but too long an absence makes the heart harder. Nagiging kalus kasi nasasanay na magkahiwalay. So yung love na nag-i-exist, nagiging business relationship na lang. Yung bang ang nagdudugtong na lang, halimbawa yung mga magulang na nag-abroad, tapos yung mag-asawa, ang nagdudugtong na lang sa kanila bilang mag-asawa, yung perang ipinapadala. Pero yung relationship, nawawala. Imposibleng hindi mawala kapag ka lagi kayong nasanay na magkahiwalay. Number two, time. The old saying, the greatest gift that a man can give his family or a woman can give his family is time. It is the expression of love. Love for and from a person is nourished or developed by the time they spend with each other. Yung pagmamahalan at pagmamahal, nanonourish siya, nandidevelop pag lagi kayong magkasama. I frequently hear my very good friend, Pastor Arnold, this saying, the bridge is the owner. Ang tulay, siya ang may-ari. No? Experience siya kasi, no? So, anong ibig sabihin nun? Bakit yung tulay, yung nagtutulay ba? Sige, ligaw mo naman ako, pakisabi kay ganito. Yun tulay, siya yung napapangasawa madalas, no? So, bakit nagiging ganon? Kasi, the bridge spends more time with the lover than the target of love. So, sila yung laging nag-uusap. Bandang huli, yung bridge na i-in love dun sa lover. Kasi nakikita niya kung paano yung malasakit, tapos yung nididigawan, hindi na-appreciate yung effort, tapos yung bridge na kikita yung effort nitong lalaki. So, bandang huli, sinasabi niya na lang sa sarili niya, ang ganda-ganda nitong mga pakita nitong nandidigaw, sana ako na lang, di ba? So, bandang huli, yung tulay ang nai-in love dun sa lover, no? Number three, adversity or test of fire. Gold is the only metal that exists whose color will not change when tested or exposed to fire. You want to know if something is real gold? Expose it to fire. Same thing with love. With love relationship in a husband and wife, father-son, mother-daughter, mother-son, father-daughter, it will be tested when subjected to fire. It's when adversity comes, it's either make or break, build or destroy, win or lose, sweet or sour. Depending on how we handle it, a golden relationship
is tested by fire. Number 4, ignorance of the love expression of the other person or the love expectation of the other person. The man worked for the perceived love of the family. He's killing himself in order to support the family. While the wife, working at home, taking care of the children, wait, and expect attention from her husband when the husband arrive home. But what happened when the man arrived home? The man will turn on the television or the YouTube and watch video in order to unload. And he wanted to be served by the wife. So the man wants service while the woman wants attention. This situation becomes frequent and then becomes normal. The end is loss of love and affection. Understanding the other person's expression of love is important. Mahirap kasi na mahalin mo yung isang tao tapos hindi niya makikita na mahal mo siya kasi iba yung love expectation niya. Na ganito ko malalaman kung paano kung mahal kasi merong iba't ibang gusto ang bawat isang tao. Meron siyang love expectation. At meron ding mga taong love expression. Hindi laging parehas yung love expectation saka yung love expression niya, 'di ba? Parang ang lalaki, 'di ba? Ang love expression niya is to support the family. Ang love expectation niya naman is service. Magkaiba yung paano siya mag-express ng love, iba naman yung paano niyang malalaman kung mahal siya. Diba? So, yung rinirespect siya ng asawa niya, so it is a love expectation. Diba? Pero maraming lalaki hindi rinirespeto yung asawa nila. Diba? Okay? So, iba kasi yung love expression saka love expectation. So, kung gusto mong mahalin ng isang tao, kailangan alam mo yung kanyang love expectation. So, hindi mo pwedeng kamuti ng ulo samantalang ang makati likod. Kahit anong kamot mo sa ulo, pag ang makati ay likod, ay hindi niya mararamdaman, baliwala ang kamot mo sa ulo. Nothing. Okay? So, kung trabaho ka ng trabaho, pero ang asawa mo is naghahanap ng oras, ay walang mangyayari sa relasyon nyo, no? Okay? So, the same is true in our relationship with God. In loving Him, we need to know yung love language. Love expression, love expectation. The same is true in loving God. One, distance. Hindi natin siya pwedeng mahalin nang malayo tayo sa Kanya o lumalayo tayo sa Kanya. Sabi sa James 4:8, "Draw unto me and I will draw unto you. Come near me and I will come near to you." So, kailangan mag-conscious effort tayo, nag-take effort intentional para lumapit sa Kanya. So, hindi pwedeng nahiya tayo sa Kanya, makasalanan tayo. The truth is, sabi niya, when sin increase, grace abounds. Kasi, mas lalo niyang linuluwagan tayo dun sa mga makasalanan para makabalik tayo sa Kanya. Hindi yung nagkasala tapos lalo siyang maghihigpit sa atin, papahirapan niya yung pagbabalik. Hindi po, mas linuluwagan niya yung pagbabalik dun sa mga mas makasasalanan, no? So, we have to take effort. Kailangan conscious effort, intentional effort para magbalik sa Kanya. Pangalawa po, we have to give Him time. Bigyan natin ng oras yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi pwede talagang walang time. Kailangan po lagyan natin ng time. Kaya nga diba yung sa fourth commandment, yung commandment ng Sabbath day. While the Sabbath really is the Lord Jesus Christ, makikita natin sa New Testament yan, lahat po ng mga holidays patungkol yan sa Panginoong Hesukristo, sa pagdating niya, sa pag-sacrifice sa Kanya, at sa pagbabalik niya. Diba? Lahat ng 7 annual festivals sa Old Testament, yan ay tumutumbok sa Panginoong Hesukristo. So, siya talaga ang Sabat. Pero, katulad ng sinabi po doon sa command sa Deuteronomy, saka sa Exodus na iulit sa Numbers, paulit-ulit binabanggit yung commandment tungkol sa Sabbath day, it would be a certain ordinance forever. Ang ibig sabihin, kailangan nating i-observe habang panahon yung Sabbath, which is referring to the Lord Jesus Christ. Why not take it Sabbath day? Bakit hindi po natin bigay yung isang araw natin sa Kanya? Pagka araw ng samba, halimbawa tayo ngayon, di ba, we celebrate it
sa Sunday, bakit hindi yung buong Sunday natin? 24 hours yan. So, hindi natin kailangang gumaya sa mga Jew na sundown to sundown, no? Pero, kailangan ibigay natin sa kanya yung one day na yan, yung 24 hours, kasi nagtatrabaho na tayo the entire week, lahat ng bisyo ng katawan natin the entire week, lahat ng mga amusement natin the entire week. Bakit yung Saturday? Ibigay na natin sa kanya yan. So, lahat para sa kanya. Kasi yung bibigay natin para sa kanya, the truth is, para sa atin yan. Babalik sa atin kasi binabalik niya man yan. Diba sabi nga ni Lord Jesus Christ, the man is not made for Sabbath, but the Sabbath is made for man. Para sa atin talaga yan. And mag-exert tayo, give God the effort. Hindi lang every Saturday, no? Dapat every day, read the Bible just like you read the love letter. Marami sa atin, kaya medyo naboboringan sa pagbasa ng Bible, nakakalimutan natin yung mindset natin sa pagbasa ng Bible, parang one, obligation, no? Yung lalo na chine-check yung devotional natin. So, kapag ka obligation ang mindset natin sa pagbasa ng Bible, then mahihirapan tayo talaga. So, when we read the Bible, dapat ang mindset natin, we are reading a love letter. Yung kwento tungkol sa kanya, yung ginawa niya, hayaan nating makinig tayo sa kanya. Meron ka bang narinig na nagbasa ng love letter na pagod? 'Di ba ang love letter paulit-ulit mong binabasa, lalo na 'di ba? Habang binabasa mo 'yan, nai-in-love ka sa kanya. Minsan nakapanood ako ng kay Kevin Costner, saka nabasa ko rin yung novel, mas kompleto yung details sa novel. So, Nicholas Sparks ata ang author, no? Nabasa ko yung novel, yung Message in a Bottle. Nakabasa siya ng letter, paulit-ulit niyang binasa, bandang huli, na in love siya dun sa person na nagsulat. So, parang ganon, no? So, pero ito hindi Message in a Bottle, Message in a Book. Yan yung love letter ni Lord. At hindi katulad yan ng Message in a Bottle. Yung Message in a Bottle is a love letter for the wife. Love letter written by a man to a wife. Pero itong Bible is a love letter written by God Himself. Not for anyone, but for you. It's personal. It is God's love letter to you. Kapag ka binasa natin yan na love letter para sa atin, even it's a rebuke, the rebuke becomes edible. It is a sort of a great, sweet, and sour and spicy dish. So take time para basahin yung love letter niya. Naalala ko si Christine, si Pastor, no? Ang sabi niya sa mga babae, pag kami nag-text na medyo alanganin na lalaki, huwag mong paulit-ulit na basahin. Or huwag mong binabasa yung text ng iba para sa iba. Kasi the more you read the text of a man, minsan walang kahulugan talaga yung lalaki. Pero the more you read it, nagkakaroon ng emosyon. Kaya ang instruction niya, ang warning niya dun sa mga babae, huwag kang basa ng text ng isang tao sa'yo. At huwag kang text back ng text back sa mga text sa'yo. Baka mag-fall ka bandang huli, ikaw din yung masasaktan. Kasi hindi mo maalis na mag-assume ka kasi nag-create naman yung utak mo ng love or affection para dun sa lalaki. And then eventually, nase-self-deceive ka na, na akala mo is lahat ng sabihin niya may kahulugan. Pero si Lord, lahat ng sabihin niya talaga may kahulugan. Okay? Hindi natin kailangan mag-assume because He really loves us. So, take time to talk with Him sa prayer time natin. Sa amin, malaking tulong. Ini-invite ko kayong lahat. Ini-extend ko yung invitation ni Pastor Rafi sa amin, siya yung mentor namin sa Buhangin Community Church sa Davao. Grabing pastor, no? Si Pastor Rafi. Nakiisa kami sa itong buong Blessed to be a Blessing Church. Nakiisa kami dun sa 8 PM prayer nila. Synchronized prayer, buong simbahan. Itong buong Blessed Church, nakikiisa tayo every 8 PM. Nagdadasal tayo para we take time para mag-pray talaga tayo, mag-intercede for somebody, for our family, for the ministry, for the vision, for Israel, for our country,
for Singapore, for Bogota, Colombia, for America, di ba? Pinagdadasal natin yan. Every day, every 8 p.m. Ako, napansin ko, no? Sabi ko nga sa sarili ko, I cannot convince the Blessed Church, the primaries, the 144 to be prayerful if I am not. So, napapansin ko, no? Parang sabi ko, parang hindi ako satisfied sa prayer life ko. So, I need to be intentional. So, ikaw lang ang makakapansin na ang prayer life mo is humihina. Yung pakikipag-usap mo sa kanya, yung relationship mo sa kanya, yung man parang pag nagdadasal, parang drinadrag ka na gusto mo amen na, no? So, parang ang hinihintay mo na lang is, I pray this in the name of Jesus Christ, amen. Tapos takbo, no? Nung napansin ko yan na parang may mga times na nagiging dragging na yung prayer, parang I'm already speaking sa ceiling, parang hanggang ceiling lang, hindi lumalagpas yung prayer. Tapos wala na yung parang naging kultura na lang, o dahil may schedule ng prayer, you just pray. Then, ang ginawa ko, no, I decided to come back dun sa intermittent prayer ko. So, I scheduled my phone, so alarm, 8 o'clock. Pwede nyong gawin to sa sarili nyo, 8 o'clock, 11 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, then 8 o'clock, then before bed. Balik nyo, gawin nyo, no, para ma-aware lang kayo na si God nandyan eh, naghahanap ng kakwentuhan, no? Busy siya, pero naghahanap siya ng kakwentuhan. Kasi masaya siya na nakikipagkwentuhan tayo para sa kanya. Kasi malay mo, paano natin maririnig yung message natin sa kanya? Message niya sa atin kung hindi niya tayo nakikipagkwentuhan sa kanya. Diba? So, i-work out natin yung relationship natin sa kanya, no? Take time to pray. Pwede niyong gayahin yung ginagawa ko. So, ginawa ko yan pagka napansin ko na hindi ako satisfied. So, kailangan ko ng more time, more intentional prayer within the day. Lalo ngayon, ang beauty nitong panahon ngayon ng quarantine, we have a lot of time to pray. Kasi nasa atin na lang kung mag-pray tayo o hindi. Diba? Kasi marami tayong oras ngayon eh. Maraming nawalang oras yung travel time, preparation time. Ang laki niyang time na yan. Nasa 4 hours yan every day. Diba? Minsan, ligo time. Ang laki niyan, diba? So, ngayon, kahit once every 2 days ka lang maligo, pwede. Iba nga, 1 week. Pwede, diba? Maka-exist, maka-survive, makapagtrabaho, diba? Kahit mangamoy ka, walang makakaamoy sa'yo, kundi ikaw lang sa mga kasama mo sa bahay. Maraming time to pray. Okay? Take time to pray. Use yung mga time na natipid natin para mag-pray. Katulad ng sinabi natin, lahat ng ibinigay natin kay Lord, lahat ng time, lahat ng affection na binigay natin kay Lord, para sa atin yan, hindi para sa Kanya. Babalik at babalik sa atin. Yung offering natin, marami hindi nagbibigay ng offering kay Lord. Sabi, ito napansin ko ha sa Blessed Church. Karamihan ng nasa Blessed Church, nagtuloy-tuloy ang trabaho. Practically all, tuloy-tuloy ang trabaho. Maraming nawalan ng trabaho, pero marami sa Blessed Church, hindi nawalan ng trabaho. Alam mo kung bakit? Nung in-examine namin yung tithes and offerings namin, sa mga meeting with pastors, nakita ko ang isa sa mga naging struggle nila, nag-decline ang tithes and offering. Pero ang Blessed Church, ang BBC, ako, I really commend all of you, mga taga-BBC, for being faithful. Pero si God mas faithful, di ba? Now look, yung income ng Blessed Church hindi katulad sa maraming simbahan na nag-decline ang income nila. Ang Blessed Church, ang income natin, compared sa pre-COVID and during COVID, parehas lang ang income. Hindi naman nag-increase, pero hindi significant ang decrease. And the reason, ang interpretation is dahil yung mga tao nagtatites na proteksyonan ang trabaho. I'm not saying na yung mga nawala ng trabaho hindi faithful. Ang sinasabi ko lang, generally speaking, pag faithful tayo sa tithes natin, faithful si Lord. Lahat ng ibigay natin sa Kanya, time, including our talent, including our treasure, pag naging faithful tayo sa tithes and offering, maproteksyonan yung trabaho natin. Huwag tayong mag-tithes and offering para proteksyon sa trabaho. Dahil ang tithes and offering natin, expression ng love natin sa kanila. Diba? Sabi nga sa Bible, where your treasure is, there will your heart be also.
So, dalhin natin yung treasure natin kay Lord. Hindi niya naman hinihingi lahat, no? In fact, lesser ang hinihingi niyang ibalik natin sa kanya dahil gusto niyang suportahan yung ministry niya, gusto niyang suportahan yung work niya, hindi sa pamamagitan ng pera ng mga mayayaman, kundi proportional rate ng pera ng mga tao na blines niya, yung mga nasa simbahan. Proportional. So, whether mayaman ka, mahirap ka, lahat kayo, 10% eh, di ba? Bahala na kayo sa offering, di ba? So, let us, lahat ng ibigay natin kay Lord, bumabalik yan sa atin. So, distance, time, huwag tayong lumayo sa Kanya, lapit tayo, give time para ma-improve natin yung relationship natin sa Kanya. Hindi tayo ma-in love nang hindi natin siya binibigyan ng time. Pangatlo, adversity. When hard time comes, don't ask God why. Ask God, what is your message? Remember, adversity is always a time to make or break a relationship. So, kami ni Christine, sa marriage namin, merong kasabihan eh, na the seventh year daw ng marriage is grabbing trying time. Kami, nung seventh year ng marriage namin, na-try kami. Dumating kami sa time na maghihiwalay na kami, gusto na namin maghiwalay. Kasi yung katwiran ba nila na mas maigi pang maghiwalay? Kasi the more na magsama kayo, araw-araw lang kayong nagkakasala. So parang tama, pero mali. May mga ganyang bagay eh, parang tama pero mali. Tapos merong parang mali pero tama. Parang maling magpatuloy pa kayong magsama samantalang parang hindi nyo naman mahal ang isa't isa. Parang araw-araw lang kayo magkakasala, pero itutuloy nyo pa rin yung pagsasama nyo para lang sa anak nyo. Parang mali, pero tama. Diba? So, yung maghiwalay kayo dahil walang nangyayari, parang araw-araw lang kayo nagkakasala, parang tama, pero mali. So, kami ni Christine, parang gusto na naming maghiwalay noon dahil parang wala eh, nawala ng respect, tapos parang hindi na kami masaya sa bawat isa. Then, nag-usap lang kami and we made a decision to fight for the marriage para sa mga anak namin. It's a make or break decision para sa amin. It's a defining moment ng marriage namin. Alam nyo, after we made that decision, nag-grow yung love namin sa bawat isa. Yung mga mali namin, yung magkokos ng separation namin, kasi nag-decide kami, hindi kami magse-separate. Hanggang kamatayan to. So, lahat ng mga pagbiglang may lumabas na matre-treten or ma-encourage or magpapaalala sa amin na magkokos sa amin na maghiwalay na kami, i-dismiss namin agad yan dahil alam namin hindi yun ang direksyon namin. Kung alam mo ang vision, yung patutunguhan nyo, alam mo yung dapat mong hindi pasukin, alam mo yung dapat mong hindi ipagpatuloy, at alam mo yung dapat mong pasukin at ipagpatuloy. Kaya ngayon, kami ay nagpapasalamat dahil nakaka-minister kami dun sa mga bagong mag-asawa. Nakikita nila na ang relationship naming mag-asawa ni Christine ganito. Minsan, sa BCC, ang dami naming considerable, may mga inaanak kami dyan. Dahil nakita siguro nila, siguro lang ha, na may kakaiba sa relasyon namin ni Christine. So, na-encourage sila na kunin kaming ninong at ninang. Ah, pero hindi lahat, no? Yung mga may kakilala rin namin na in-invite kaming maging ninong at ninang nila. So, natutuwa naman kami dahil somehow naka-contribute kami, naka-encourage kami sa mga pagsasama nila. So, yan ay dahil kay Lord. Yung adversity defined our moment. It strengthened yung relasyon namin ni Tin. Ganun din ang relasyon natin sa Panginoon. During the times ng adversity, make or break, huwag tayong lalayo kay Lord during the time ng adversity. The truth is, mas lalo tayong dapat dumikit sa Kanya. Yung iba kasi, pagka may adversity, halimbawa sa simbahan, na offend, quote-unquote. So, the truth is kaya tayo madalas na offend dahil yun yung time na yung relasyon na natin kay Lord is mahina. So, aalis. Kunwari, aalis lang sa simbahan, pero sa totoo, mapupunta, mawawala sa faith. So, pagka tayo ay nasa adversity, huwag tayong aalis kay Lord. Huwag tayong lalayo. Lalo tayong dumapit sa Kanya. Kasi defining moment ng relationship natin yan,
kay Lord. So, yan yung kailangan natin. Pagka nakaranas tayo ng adversity, alalahanin lang natin na may mga taong higit na nahihirapan sa atin, pero naging tapat si Lord sa buhay nila. Ngayon, grabe siyang nagseserve sa mga, sa prison ministry, yan yung number one concern niya. And ang kanya, hindi basta-basta theory. Talagang patotoo ng goodness ni Lord. Yung naranasan nila sa loob ng kulungan for 28 years ay isang patotoo that God is faithful, God is good. If what is happening is not good, then it's not yet the end, because the end will always be good, because our God is a good God. His plan is for us to give a good future. Pag hindi good, hindi pa ito yung future mo. Ibig sabihin, hindi ka pa mamamatay. Merong pang good na darating sa buhay natin.